Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM, at sa episode na to, susubukan natin ang Dongfeng Motors 14th Friday. Ano, ready na ba kayo? Tara na! Ay pure electric. May peak power ito na 150 kilowatts at may peak torque naman na 340 newton-meters. Ang pure electric cruising range ng battery nito ay more than 400 kilometers. Visit our website, rit-ridingintandem.com para sa mga articles, price list, at loan calculator para maalaman mo ang down payment at monthly amortization ng sasakyan na gusto mo. High-tech na electric crossover tong Dongfeng Friday. Pero ang hindi nyo kasi alam, no? Performance car level ang performance nito. Nakaka-excite, promise. Susubukan natin yan mamaya. Pero ngayon, kalikutin muna natin dito sa loob at labas. Sa experience namin habang ginagamit to, so ang dami talagang mga nagtitingin na tao. So hindi ko alam kung dahil sa itsura, kasi nga talagang high-tech talaga yung itsura niya, or baka dahil umaandar kami pero walang tunog dahil nga electric vehicle, no? So ewan ko na lang kung alin doon. Pero sa itsura ang ganda kasi, no? Yung DRLs kasi nito, para siyang boomerang design. Tapos kasama ng DRLs, no, meron siyang parang housing na black na nandun na rin yung headlights natin. Ang nangyari kasi, no, pagka tinignan mo siyang magkasama yung DRLs, yung headlights, yung black na ganyan, para siyang butterfly yung shape, no, na hinati sa gitna tapos nilagay magkabila nung sasakyan. So sa akin kasi, ang ganda ng dating niya. Sa gitna naman, no, yung grills nito parang medyo anime-like yung design niya. So parang straight from anime electric vehicle, ang galing, 'di ba? Tapos sa ilalim, meron siyang orange na accent tapos tuloy-tuloy 'yon sa paligid ng sasakyan pati sa gilid tsaka sa likod. Ang design din ng rims nito, electric na electric vehicle ang dating, yung parang LC. Tapos meron din siya ng mga orange accents kagaya ng mga nasa matte body molding sa baba ng sasakyan. Wala na rin tong roof rail sa ibabaw, siguro dahil electric vehicle, no? Nagtitipid sila sa aerodynamic, yung aerodynamic coefficient para mas mababa, para mas mahaba yung mapuntahan ng battery mo. Ang side mirrors naman, meron siyang signal lights, tapos automatic folding din siya. At meron ding camera para sa 360 camera. Ang shape naman nito sa side, so parang ordinary na crossover, no? Ang pinagkaiba lang dito, sa fender meron siyang nakalagay na EV line. Tapos meron kasi itong dalawang electric charging port, no? Yung isa nasa driver side sa bandang likod, yung isa naman nandito sa passenger side, so yung sa regular na lalagyanan ng gasolina. So yung isa dyan, pang AC charging, tsaka yung isa naman pang DC charging. Pero yun yan, naisip ko yun, no? Sana pinagsama na lang sa isang lalagyan, di ba? Ang likod naman, napaka upmarket ng dati niya, no? Yung headlights niya, sync kit, so meron din siyang shark's fin antenna, meron siyang spoiler na may third brake light, merong wiper, merong defogger, tapos pag pinindot mo yung tailgate, automatic na siyang magbubukas. Sa ilalim, meron din siyang sporty na diffuser, kala mo talaga pang sports car. Pero ang kakaiba naman dito, wala siyang tambucho, kasi syempre, electric vehicle, walang emission, edi wala rin tambucho. Sa space naman sa likod, para sa akin, no, katamtaman lang naman siya, magagamit mo kung lima lang naman kayo, siguro kahit pang isang linggong gamit, kakasya. Sa ilalim nun, meron ding mga compartments, no, may mga lalagyan, tapos wala tong spare tire. Ang kasama lang nito, sealant tsaka compressor. Kung kailangan mo naman ng more space, kunwari magka-cargo ka, no, pwede mong itupi yung second row seats ng 6040. Sa space naman para sa passenger sa second row, yung headroom ko, 5 daliri yung space. Pero yung knee room ko naman, 2 fist ko, so maluwag siya. Meron din siyang center armrest na may 2 cup holders, meron ding seat back pockets, merong 2 aircon vents, merong USB, at meron ding saksakan sa likod, no, na 220 volts at kaya niya ng 2.2 kilowatts. Dito naman tayo sa unahan. Pagsakay ko dito, no, iba yung feeling kasi black lahat eh. So pati yung ceiling niya black, kaya yung feel niya parang medyo sports car para sa akin eh. Parang madilim, tas parang secure na secure yung feeling mo at komportableng nakakaantok.
Ang manibela nito, leather wrap, no? Meron siyang mga dotted na leather dito sa gilid, sa ibabaw, tsaka sa ilalim, plain leather lang. Sa left side, meron mga controls para sa instrument cluster at saka infotainment system. Sa right side naman, meron siyang controls para sa adaptive cruise control at 360 camera. Ang instrument cluster at saka infotainment system naman, no, magkahiwalay siya pero kasi yung casing niya isang black lang na buo. So pag tiningnan mo siya parang magkakasama, parang isang malaking screen lang na nakalatag sa unahan. At dahil electric vehicle to, no, syempre iba rin yung instrument cluster niya, no. Pero meron pa rin mga usual kagaya ng speedometer at saka odometer. Pero ang iba dito, no, yung reading na nasa kaliwa, ano siya, yung sa kuryente. So meron din dito yung percentage ng battery na natitira. Ang infotainment system, ang meron lang dito, Bluetooth at Carbit Link. Type na type ko naman yung itsura ng mga aircon vents dito, no? So, omnidirectional siya. Tapos, yung on and off kasi niya, iikutin mo yung chrome accent sa gilid. So, ang ganda. Tapos, ang lambot-lambot lang niyang igalaw-galaw, no? Pero, hindi gumagalaw-galaw pag malakas yung hangin. Meron din ditong mga neon green na mga accents, no? Para nagmukhang buhay yung interior. Sa ilalim, meron dito yung mga controls ng aircon, so knobs lang yung fan speed at saka yung temperature. Sa bandang baba, meron siyang hidden compartment, no, sa parang carbon looking na panel. So sa loob nun, merong USB, tapos meron siyang compartment. Ang shifter nito napakaganda, no, parang isang malaking crystal na merong tatak ng 14 na lion dun sa gitna. So ang park nito, dipindot lang. Meron siyang reverse, neutral, tsaka drive. Merong dalawang cup holders. Electronic na yung parking brake na merong auto hold function. Nandito rin sa bandang gitna yung pindutan para sa drive modes at tsaka sa hill descent control. Meron din tong center armrest na leather na pag pinindot mo, ang bukas niya, no, magkabila, pag ganun. Ang laki-laki din niya sa loob at pwede mong gawing cooler, no, kasi merong vents ng aircon dun sa loob. Meron lang kaming nagtataka dito sa gitna ng dashboard, no? Meron kasi dito parang binubukas, tapos merong parang butas na parang alanganin naman magkasya yung bull, yung barya. Hindi ko alam kung para saan yun, pero nandoon siya. Hindi, baka feeling ko baka pwede itong ano, yung clipan ng ano, ng phone holder siguro. Ayun ko lang. At dito naman tayo sa upuan, Diyos ko. Leather to na merong parang carbon fiber-like design. Tapos merong mga perforated, merong mga green accents, merong pang liyo ng 40 nga doon sa ibabaw. Sporting-sporty ang lapad niya, no? Parang bucket seats na siya, pero hindi sintigas kasi malambot-lambot naman to. Ang medyo nakita ko lang na ano dito, na na-disadvantage kasi pag nasa likod ka, so malaki kasi. So yung mga pasahero mo hindi makita masyado yung salamin, pero hindi naman importante yun, eh. Ang importante naman, makita ng driver lahat. So akin, kita ko naman lahat. May nakalimutan pa pala ako, no? Massage chair yung driver seat. Basically, yun na yun dito sa loob, eh. So itry naman nating i-drive ang electric vehicle. Let's go! Okay, let's go. Una ko napansin dito, no, yung tunog niya. So, para siyang UFO na lumulutang. Pakinggan niyo. O, diba ang kulit? Parang umuhuni lang na ganun. Steering ay napakalambot para dito sa mga subdivision. Kagaya nito. Easy-easy lang to. Pero pag bumibilis, gumaganda rin to. Tumitigas siya ng konti. Para alam nyo lang, no, ang gamit ko lang ngayon yung Eco Mode kasi marami tong modes, eh. So dito natin simulan sa Eco Mode. Dito sa Eco Mode, mabilis na siya, eh, no? Pero ang nangyayari kasi dito sa Eco Mode, no, gradual, medyo late yung throttle response niya. Pero pag sinagad mo tas binirit mo, bumibilis din ang bumibilis, no? Actually, yung kahit itong Eco Mode na to, palagay ko marami ng sasakyan ang mauunahan. Pero yun nga lang, hindi kasi immediate yung power. Pero alam niyo naman, 'di ba, ang strength kasi ng mga electric vehicles kagaya nito, yung instantaneous torque. Pero syempre, meron pa naman tayong normal mode, tsaka meron pa tayo ng sport mode. So mamaya na yon. Bumabiyahe tayo ngayon, no. 81% yung nakalagay dito sa battery ko. Tapos ang mileage niya ay 427 kilometers yung kaya pa nating takbuhin. So imaginein mo, no, 81%, 427 kilometers pa yung pwedeng takbuhin kasi ang 100% nito, theoretically, ang sabi nila 630 kilometers yung kayang takbuhin nitong sasakyan na to. So just to give you a perspective, no, kung magkano kalayo yung 630 kilometers. So dito sa Cavite, kinumpute ko, no, hindi ko kinumpute, actually dinaya ko siya, winays ko. Simula sa bahay namin hanggang Baguio, 308 kilometers.
So, ibig sabihin nun, no, from Cavite, hindi from Manila ha, from Cavite, makakapunta ako ng Baguio at makakauwi ako dito. Kasi, 308 plus 308 equals 616. Uy, bilis ko ha. Anyway, may natitira pa ako theoretically na patay na. 16, so 14. So, 14 kilometers pa yung natitira ko theoretically ha. So, actually, pwede na yun. Pero kumbaga, pwede ka namang mag-charge dun sa pupuntahan mo eh. So, ibig sabihin, safe ka na dito. Sobrang layo na ng range nito. Hindi ka nakakabusin. Lalo na kung kunwari, pang daily drive mo lang. So, sabihin mo ng 20 kilometers lang ang biyahe mo sa isang araw o 30 kilometers sa isang araw. So, ilan na yun, no? Baka, siguro almost 1 month ka nang hindi nag-charge kung ganun lang naman kalayo yung pupuntahan mo everyday na pamasok, no? O, imagine mo yun. Tuwing kailan ka ba nagpapakarga ng gasolina ng kotse mo? Tapos dito, halos 1 buwan, di ka na magpapakarga. O, di ba? Matraffic ka man, matipid pa rin. Sa suspension naman, no, pagka mga humps, okay siya, ang ganda ng bagsak. Pero pagka kunwari kasi yung mga kalsada, yung mga ganito na uneven, so katamtaman lang. Hindi pangit, hindi sobrang ganda, okay naman siya, okay lang. So wala nga rin palang manual mode dito, no? So hindi mo na kailangan mag-shift-shift. Pero sa totoo lang, hindi mo na talaga kailangan mag-shift-shift kasi napakatuli na nga nito eh. Instant torque any speed. Actually ngayon, 50 kilometers per hour, eco mode to ah. Tadyakan ko, ayan pa rin yung power oh. Bumibilis pa rin ako, 60 plus 70 na pala. O oh, diba? Ganun lang kabilis siya sa eco mode pa lang. Ngayon, gawin naman natin normal mode. Kasi syempre kung bibili ka nito, no, syempre dapat magamit mo yung torque niya. Doon tayo sa normal mode. So pindutin ko lang siya, normal mode. Yan. So ngayon pa lang naka normal mode tayo, no. Meron din pa lang adaptive cruise control to. So try na rin natin yung adaptive cruise control. Okay. So may lane keep assist din pala to, no? Pagka nag-cruise control ka, no? Nilalagay ka niya sa linya ng kalsada. So ramdam na ramdam ko. Kaso nga, mali yung mga linya namin dito kasi ginagawa yung may construction sa gilid, no? Ginagawa yung kalax. Medyo malayo lang. So na-adjust naman yung distance nito eh, kung gaano kalayo mo gusto yung sasakyan sa unahan. So ayun na, medyo ano, normal lang yun. Overtake ako sa jeep, medyo nasobrahan lang ako ng tapak ng konti. Pero tingnan nyo to, 35 kilometers per hour tapakan ko. Oh, grabe na to. Grabe na ta, insan, mekes na yan. Anyway, napakatulin talaga nito. Normal mode pa lang yun ha, normal mode. So instant na talaga yung tapak mo. Ayun, uy, Diyos ko. Normal mode, mag-e-enjoy ka na dito. Hindi ka nakakapusin sa power. Parang ano na to, performance car level na to. Sa normal mode pa lang. So napansin ko lang dito, no, pagka kunwaring ganito na regular driving, normal mode o eco mode, okay yung preno. Pero pagka kasi yung rat-rata na, dun mo mararamdaman na sana mas malakas pa yung preno. Pero ano, namemereno naman siya. Pero yun nga eh, pagka niratrat mo kasi, kumbaga, sabihin na natin, mas mapapabilis mo mapaandar yung sasakyan kung mas malakas yung preno mo. Gets? Para mas safe ka rin. Yan. So ngayon, iraratrat ko. Pag preno mo kasi yan, no, parang mas malakas pa sana ng initial bite yung gusto ko. Pero pag regular driving, no problem. Siguro sobrang bilis lang kasi talaga nitong sasakyan na to. At saka ano rin kasi, mabigat. Kasi nga yung battery nito, syempre maraming battery ito sa ilalim. Kaya medyo mabigat, lalo na 630 km. So malaki talaga yung battery nito sa ilalim. So para sa mga beginners lang din na dadalin tong sasakyan na to, no, medyo hinay-hinay ka lang sa throttle kasi kailangan mong respetuhin tong sasakyan na to kahit nasa normal mode pa lang. Kasi pagka hindi mo nirespeto tong sasakyan na to, may kalalagyan ka talaga. Insulation nga pala niya maganda rin. So tahimik naman dito. Dahil nga wala ring makina. So kahit irat-rat mo, no, hindi maingay. Dahil wala ring rev, no, parang hindi siya hirap. Kahit tulinan mo, wala. Parang yun lang tunog niya. Yung parang UFO. Parang nakasakay nga sa UFO, no. Kasi parang yung tunog niya ganun, tapos sobrang tulin. Parang spaceship tulin. Sa cornering naman, medyo mararamdaman mo yung body roll, pero hindi nakakatakot. At saka lapat ka pa rin sa sahig. So planted pa rin yung feeling, so makakabilis ka pa rin. Kumbaga,
mas iingatan mo dito, no, yung throttle input mo sa cornering. Kasi pag nasobrahan ka, kumbaga mas maganda to i-full throttle mo lang pag diretso. Pag corner, wag na. Kasi parang sports car nga siya, eh, no? Okay na tayo sa normal, no? Ilagay naman natin yung sport mode. So, yan. Pak, ito, sport mode na to. So, mapapansin mo kaagad, no, yung throttle, no? Konting diin mo pa lang. As in, parang 5% diin. So, ayun, no? May ano na sa agad, nagla-launch na forward. Pero kaya mo pa rin naman gawing suwabe yung andar. Pero sobrang maingat ka dapat sa throttle. Pero grabe yung response. Ito, corner. Oh. Ano lang yun, mga 15% baon. Pero gumaganyan ka na. So parang binabaong ka na sa upuan. Oo nga pala, meron din tong panoramic sunroof ha. So hanggang likod yan. Actually, kahit sport mode naman, okay yung preno. Basta talagang alalay lang yung maneho. Medyo mabilis, okay lang. Huwag lang talaga rat-rat. So ito yung speed niya, oh. 56, sport mode, tadjak, 60. Ano yun, ha? Tadjak, 60. Overtaking, no problem, instantaneous torque, sports mode, para kang sports car pero nasa crossover, grabe. Dalawa ang variants ng 14 Friday. Ang standard luxury variant na may 430 km range ay nagkakahalaga ng 1,980,000 pesos. Ang nireview namin ay ang exclusive variant na may 630 km range. Nagkakahalaga ito ng 2,580,000 pesos. Ito naman ang safety and security features. Maraming maraming salamat po sa Dongfeng Motors Philippines sa pagpapahiram nila sa amin ng sasakyan. Dito na tayo sa segment na The Good and The Bad. Una, hindi ko sure kasi kung kasama yung charger nito pag binili mo. Kasi usually kasi pag kasama yung charger pag binili, pag test unit kasi na dinala sa amin, nandito na rin yung charger. Pero ito kasi walang kasamang charger, so hindi ko alam. Para sa mga beginner drivers, no, ingat kayo pag umpisa nyo palang tinadrive to kasi talagang matulin. Hindi to regular car performance, no. Talagang ano to, performance car level driving. Yung speed, ganun siya, mabilis talaga. So kailangan maingat ka. So pangatlo, ang napansin ko kasi dito, no, yung shifter niya, yung isa-isang ganun lang. So kumbaga, isang down mo, from park, isang down mo, neutral muna, tapos isang down mo ulit para mag-drive. Or kung magre-reverse ka, from park, isang up mo, park, isang up mo, neutral, tapos isang up mo ulit para mag-reverse. So yun yung napansin ko, no. Mas gusto ko sana kung kunwari, yung shifter niya, yung merong half click. Kumbaga para from park, pag ginanyan mo, half click, neutral, tapos pag sagad click, drive. So yung mas gusto ko sana yung ganung setup. Isa pang bad, no, kasi ako syempre gumagamit na ako minsan ng Android Auto. So ito kasi wala. So yung Carbit link, kaso hindi ko kasi masyadong type yung Carbit eh. Pero meron siya in case lang. So ang ginagawa ko dito, Bluetooth lang. Napansin ko kasi yung mga accents nito sa loob, green. Tapos yung mga accents nito sa labas, orange. Kaya kumbaga para sa akin kasi parang hindi match. So kumbaga kung kunwari yung accents mo sa labas, orange, sana in-orange mo na rin yung accents dito. Or kung green dito, di green mo na lang din sana yung accents sa labas. So yun lang naman. Sa good naman tayo, kung naghahanap ka talaga ng matulin na sasakyan, aba, good na good to. Tapos meron ka rin ground clearance. So anywhere pwede mo na itong dalhin. Technically, wag lang off-road. Tahimik din yung sasakyan. Sobrang gusto ko yung style ng interior nito. Practical family car, pwedeng pwede to. Tapos ang ginaganda nito, ang kinaganda pa yung range. Kasi 630 km. So ang hirap namang ubusin ng 630 km. Sa totoo lang, no. So para sa akin, no, itong sasakyan na to, kung gusto mo talaga yung futuristic yung design ng labas, ng loob, yung merong performance na parang pang sports car, performance car, pero hindi rin lalaklak ng gasolina kagaya ng mga sports cars, at friendly rin sa environment. So ito na yun, na pwede rin palang pampamilya ha. Kasi nga may ground clearance, pwede mong daling kahit saan, at saka lima yung makakasakay at maluwag. So yun, kung gusto mo yung mga yun, jackpot ka na dito. Kaya test drive mo na lang din to. Maraming maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Oh,
next video na. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine.